Asahan po ninyo na hindi kailanman magpapabaya ang inyong pamahalaan sa larangan. Walang anunsyo ng dagdag sahod sa mga manggagawa, pero siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga manggagawa. Sa pagdalo niya sa programa ng Dole para sa Labor Day celebration kanina, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya na palakasin ang kasanayan at kaalaman ng mga manggagawa. Kaya inaatasan ko lahat ng mga kaugnay sa na ahensya, lalong-lalo na ang Dole, na manatiling nakatuon sa paghahatid ng mga maiinam na programang panghanap buhay. Aminado ang Pangulo na kaliwat kanan ang problema ng bansa at sa sektor ng paggawa. Kabilang sa nakikitang solusyon ang maingat at unti-unting pagbukas ng ekonomiya, pagpapalakas sa agrikultura at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para matulungan ang mga OFW. Ibinida rin niya ang pagtaas ng employment rate na naitala sa 95.2% noong Pebrero o karagdagang 3.32 milyong Pinoy ang nagkatrabaho mula noong nakalipas na taon. Bahagi ng kick-off activity ang job fair kanina. Kabilang si Ian sa nagbakasakaling makahanap ng trabaho. Sinwerte naman siya dahil hired on the spot siya bilang barista. Actually, nag-a-apply na po ako online. Pero wala po eh. Talagang dito po ako naka-tempo. Namahagi rin ang Pangulo ng aabot sa 1.8 billion pesos na tulong sa mga manggagawa sa ilalim ng Dole programs. Mayroon ding kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa. May raffle din ng bahay at lupa kung saan 5 ang nanalo. May job fair pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Mayo a 1. Kasabay nito ang libreng sakay sa LRT 2 at MRT sa Lunes sa piling oras. Samantala, inanunsyo naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nilagdaan na ng Pangulo ang executive order na tumutugon sa rekomendasyon ng International Labor Organization na pag-aralan ang mga reklamo ng ilang labor group leaders. Inaasahan po namin na ito po ang simula doon pong mga concerted na aksyon hakbangin ng atin pong pamahalaan na tugunan yung mga long-standing issues may kinalaman po sa freedom of association. Pero binatikos ng ilang labor groups ang pagbiyahe ng Pangulo pa Amerika bago ang paggunita ng Araw ng Manggagawa. Kinikilala po natin na hindi lang naman po talaga sa Pilipinas, worldwide ay meron talaga tayong krisis sa ekonomiya at krisis sa trabaho. Baka naman yung government resources na nagagamit for the travels abroad, maybe it's better use for social protection tsaka ayuda muna dito sa ating bansa sa mga maliliit na negosyo na nangangailangan ng suporta para magpatuloy ang operasyon. Ito rin ang hinaing ng kilusang Mayo 1 na tinawag na runaway president si Marcos. Wala pang ibinibigay na reaksyon ng Malacanang kaugnay dito. Kaya magpoprotesta bukas ang Federation of Free Workers mula Espanya Boulevard hanggang Mendiola sa Maynila para ipaglaban ang iba't ibang issue sa sektor ng paggawa. Pinakamalaking problema po natin yung underemployment na pumapalo regularly ng 13 to minsan 17% ng ating labor force. Papalo po yan ng hanggang 4 hanggang 6 na milyong Pilipino po yan na kumbaga ay bitin na bitin ang kinikita, kulang na kulang ang nakukuhang sahod kumpara sa trabahong kaya pa niyang igugol. Kontraktualisasyon, nananatili pong malaking problema yan. Habang magmamarcha rin ang KMU mula sa Mendiola hanggang sa US Embassy sa Lunes para ipanawagan ang makatwirang dagdag sahod, lalahok din ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa rally bukas. Naniniwala kami na yung dagdag sahod po, ito po yung best na regalo ng Pangulo sa bawat manggagawang Pilipino. No, we urge sana po yung Pangulo at si Dole Secretary Laguesma na sabihan po yung ating mga regional wage boards na agad na pong magkaroon ng substantial wage increase. Ayon sa PNP, aabot sa halos 60,000 pulis ang ipakakalat nila sa buong bansa para magbantay sa seguridad ng mga aktibidad sa Labor Day. Concentration po talaga natin ay dito po sa ating mga freedom parks at yung mga places of convergence. Yung pakiusap nga po natin doon sa ating mga kababayan na nagpaplano po na magsagawa po ng mga rally and other protest action ay sana po doon po tayo sa mga designated freedom parks po natin isagawa yung ating mga activities. Robert Mano, ABS-CBN News.